Ambel, okay ka lang ba dyan? Exercise na kayo. Ay naku mga extreme, sana maging maganda ang resulta natin. At sa tingin ko naman, mayroong makakauwi sa kanila mga ka-extreme. Hindi natin masabi kung anong oras o kailan. Kasi sa totoo lang mga ka-extreme, napakalayo no. Halos isang country yung lilipatin po nila. Tapos may tawid dagat pa na malayo. Kaya ang tanging kakampi natin ay swerte at dasal. At syempre yung galing nila at yung kondisyon nila. Ka-extreme. Ready na ba kayo? Ha? Ayan mga ka-extreme ang ating mga panlaban para sa 1,200 kilometers Invercargill. So ayan, ito ang last toss nila for the weekend. So ayan, ayan tingnan natin sila. Tingnan niya. Ayan o. Sino kaya sa kanila ang ating magcha-champion? Sana. Ayan mga ka-extreme. Sana maging magandang race nyo. Huwag kayong hihinto ha. Sino sa palagay nyo mga ka-extreme ang nakikita nyo sa kanila? Mag-comment kayo at meron kayong prize sa akin kung sinong sa palagay nyo ang mapapauwi natin sa Dream Race in Invercargill. So halimbawa yon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ito ang 9, 10, 11, 12, 13, 14, so 16 ito lahat. So from 1 to 8 and then about 9 to 16. So ayan, mag-comment kayo sa kung sino sa tingin nyo. So, 1 to 16 yan. Oh. Ano, Ambel? Kamusta ka dyan? Oh? Si Ambel ang ating champion. At ito, katabi niya rin ang isa pang champion. So, ito si 292 Kak, yung champion ng 280 kilometers. Ito naman si Ambel ay champion natin ng 750 kilometers. Sa buong Auckland, mga ka-extreme. So, 410 birds ang tinalo niyang si Ambel natin. So, yun, si Santa. Nakipag-away pa, ayan, o. Oh. Si Santa, mga ka-extreme, sa mga hindi nakakakilala sa kanya, galing na po yan ng Invercargill. Like, kailan ba yun? 3 years ago? 2 years ago? O 3 years ago? So, ayan. Ayan ang ating mga panlaban, mga ka-extreme. Ayan. Isa-isay natin sila, ha? So, number 1 si Santa. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. And number 8. So, ito ang 9. Uy, nagtatago isa. Siya yung 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. So ayan, alam nyo na, mag-comment nyo lang kung sino malala, para malaman natin. Sana mapauwi muna natin sila. So ayun, meron pa ditong tatlong hen. And nandito si Dracula, mga ka-extreme. So si Dracula is pang number 70 natin. Okay? Kasi hindi na siya kasha doon sa ano eh. Ayan siya. Kita niyo ba? Ayan si Dracula, mga ka-extreme. Kasi hindi na siya kasha, kasi 16 lang yung kasha dito sa mga boxes natin. Sa box pala. O ayan. Ayan, tignan yung paligid. Oh. Kalmadong kalmado. Kasama. Pero sa dadaanan, umuulan. Nung papunta ko dito, umuulan kanina. So, 4 days na lang, basketing na tayo. So, mga... Kaya ako sinasanay sila rito kasi ganito yung dadaanan nila. Mas matataas pa dito, mga ka-extreme. So, kailangan talaga ipakita natin sa kanila kung ano yung dapat nating pakita para mas masasanay na sila. O, yan. Ipapakawalan na natin sila. Si Dracula. Ito ang ating tatlong hen. Okay na. Oh. Ang ating champion si Ambel, mga extreme, is now back on training. May mga nagtatanong kung bakit daw sinasama ko sa training sa Ambel. May factor pa tayo kasama siya sa tournament. Depende po sa kanya yan, mga extreme. May pinapakita niya sa atin. Natin at marami rin kasi ayaw na, no? So kailangan lang ready siya lagi para pag mag-decide tayo kung sasama natin siya o hindi. Sama ka ba? Ha? Gusto mo ba sumama? O mag-chicks ka na lang? May girlfriend na to eh, kaya excited na umuwi. Pakita mo muna yung pantalon mo. Maka-extreme na ko ang ating champion ng 745 kilometers sea crossing. And ayan, maka-extreme ang terrain na yan. Tapos ano pa ngayon, headwind. Sakto-sakto talaga sa ating training natin. Kaya maganda pa na may ating at sa booting natin. Ready ka na ba? Uwi ka na. Bilaw siya nung kami. Matuwa eh. White flight kaya kitang-kita. Kitang-kita ng balkon. Exercise na kayo. Ayun ako, mga extreme. Sana maging maganda ang resulta natin. At sa tingin ko naman, merong makakauwi sa kanila, mga ka-extreme. Hindi natin masabi kung anong oras o kailan, kasi sa totoo lang, mga ka-extreme, napakalayo nun. Halos isang country yung lilipadin po nila. Tapos may tawid dagat pa na malayo. Kaya ang tanging kakampi natin ay swerte at dasal. At syempre, yung galing nila at yung kondisyon nila. Unahin natin si Dracula. Go! Yan, single toss po tayo, mga ka-extreme.
Tubig siya. Pumelo lang. Pero minsan kasi naghihintay itong mga to, ang mga kasama niya. Lalo na nakita niya yung asawa niya nandito sa mga hen. Talaga oh, tingnan niyo nakawala siya mag-isa oh. Mga ka-extreme, ay anak ni Pretty Girl yan. Huwag kang ano ha, oh. Oh, ano, nag-stretching ka pa ha. Wala niya. Ha, nag-stretching ka pa talaga ha. Iyayabakan mo kami ha. Ang ganda oh. Oh, asan ako boss? Ha? Hay ka muna. Hay ka muna. Ayan. Maganda-ganda yung sasalubukin mong hangin. Lilipad pa ako. Sabay na lang kaya ako ulit sa inyo. Hello, nagulat ka oh. Kung nasan ka oh. Ayan, nagnanavigate na siya mga ka-extreme. Tingnan nyo. Reserbahan nyo. Silang dalawa. Uwi na kayo. Yan ay hen naman. Tatlo lang ang hen natin. So isa siya. Okay, si Santa naman. Ka na kagad ha. Nagsabay na sila. O yan mga ka-extreme, so comment down below kung sino po sa palagay nyo ang una makaka-uwi po from Invercargill Dream Race po this coming week. So, kung sino pong una mag-comment ng my number, siya po yung mananalo. And the winner will be announced after the Invercargill Dream Race. So, meron pong pamaskong ibibigay po sa inyo ang Maslok, New Zealand. Shout out to Kevin Gonzalez, Tagalof TV, Flash and Fury, Kuya Kids TV, Robert Punsalan of Germany, B. Crow TV, Arnold Bautista from Australia, Robbie Casabuena, Jojo Diaz, Evergreen, shout out to Miko Yashiro, Chris Estrada, Bistak Loft, Michael Pamintas TV, Liberty Loft, and Kuya Orlando Cruz, and also to Madla Loft TV. And shout out po sa ating mga kaibigan po dyan na si Rodel Salazar ng Ex Machina, si Reggie Cruz, and si Paring Pao Salazar ng SF Loft TV. Maraming salamat po sa panonood and hope we can make it again like the year 2020 that we have the 3-day birds ng Invercargill, but we're not really expecting that to happen because of the climate change. Nagbabago-bago na po ang panahon. So hopefully, sana lang po makauwi lang po sila. Masaya na po tayo doon. Bonus na po ang magkaroon po sila ng prize. So thank you all so much and have a blessed Sunday po sa inyong lahat.